Babala po sa mga nanonood, medyo maselan ang susunod na balita. Ligtas ng nakauwi sa bansa ang OFW na ginilitan ang leeg ng kanyang amo mula Saudi Arabia. Paano kaya nangyari ito? Well, alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula kay Cherry Light Live. Cherry, magandang gabi. Magandang gabi bago nga mag-alas 2 ng hapon ngayong araw nang lumapag ang eroplano ng Philippine Airlines Flight 683 dito sa NAIA Terminal 1 kung saan sakay ang OFW na ginilitan ng leeg mula Saudi Arabia. Magkahalong saya at lungkot ang nadarama ni Chinky nang umuwi na ito sa bansa mula Saudi Arabia. Sa panayam kay Chinky, nagpapasalamat ito sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas para makauwi na ito sa bansa. Nagpapasalamat na po ako sa Pilipinas. Ayan, na binigyan na po ako ng boarding pass. Lakas kayong po para makauwi. At maraming salamat din po sa OWA, sa Polo, dahil hindi nila ako pinabayaan. Siyempre mo, hindi ka na po pabayaan. Na-risko nila agad ako. Kwento ni Jinky, nagsimula ang insidente nang magkasagutan sila ng magulang ng kanyang amo. Bukod sa 7 buwan nang hindi binabayaran ng kanyang sweldo, ay madalas sinasaktan ito ng nanay ng kanyang amo. July 17 ng gabi, nauwi sa pagtatalo ang OFW at ang matandang amo dahil sa hindi na matiis ng Pinay worker ang pagmamaltrato nito. Hindi niya siguro alam yung gagawin ng babae. Kaya yung dinampot niya yung bread knife sa may ano, dun sa may lababo. Tapos sinawakan yung buko ko dito. Ginanong niya ng kutsilyo. Tapos tinulak ko naman agad yung kamay niya. Kaya na ano lang siya. Dahil sa duguan na si Jinky, agad itong tumakbo sa kanyang kwarto at nagtago. Habang nasa loob ito ng kwarto, ay tumawag na ito sa 911 para magpasaklolo. Kinuhaan na rin ng video ang kanyang sarili na duguan para patunayan sa mga otoridad ang nangyari. Kahit katok ng katok ang kanyang amo, ay hindi niya ito pinagbubuksan hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis. Sa loob ng 30 minuto, matapos ang insidente, dumating na ang pulis at kinuha si Chinky. Hinangaan naman ni Deputy Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang katapangan at tamang desisyon ni Jinky para malayo sa panganib ang buhay nito. Plano kasi ng kanyang amo ay ibaliktad ang senaryo. Ang nakakabilib kay Jinky, alam niya yung kalakaran. Talagang pinigil niya na gumante kasi maaari siyang sabihan na ikaw ang nagsimula kaya ka ginanyan. So, yun kahanga-hanga kay Jinky. Kasi talagang eto, trabaho ang inanap, kasama ang palad, ganun ang kanyang inabot. Kaya tutok na tutok tayo sa kaso niya and naging madali na bigyan ng solusyon because of her presence of mind. Tiniyak din ni Ignacio na patuloy nilang ipaglalaban ang kaso at makuha ang 7 buwan na sweldo ni Jinky sa kanyang dating employer. Bukod pa dito, makakatanggap din ng karampatang tulong mula sa OWA si Jinky. Kaya ito siya ngayon, ini-welcome natin at lahat, bubusisiin natin lahat ng benepisyo na pwede niya makuha from OWA and from DMW. So lahat naman ito under the guidance and order of Secretary Tuts Ople. O ma'am, nandito na si Jinky. Mission accomplished na tayo. Ah, hindi, meron pa pala yung mga benefits niya tsaka yung kanyang sahod. Samantala, Kyle, dahil nga kulang sa bakuna si Jinky ay sasailalim muna ito ng 5 araw na quarantine bago makapiling ang kanyang pamilya. Para sa Pilipinas Kumahal, balik sa iyo, Kyle. Mabuti na lang talaga, Cherry. Nakauwi si ma'am. Maraming salamat, Cherry Light, para sa detalye ng iyong balita. Mga kapartner, alam naming sabik kayo sa mga balitang presko at totoo. Kaya dito na kayo sa Sigurado. Para mapanood ang SMN News Blast, subscribe na sa aming YouTube channel o di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com/SMN News.